Ang bundok ng Banahaw ang siyang pinakamatayog na bundok sa Calabarzon. Pero hindi lamang ang taas nitong mahigit 2,000 metro ang dahilan, kaya ito'y dinarayo. Ang bundok na to na tumatagos na ilang bayan ng Quezon tulad ng Lukban, Tayabas, Sariaya, Candelaria at Dolores ay natatangi dahil sa sinasabing taglay nitong natural na kapangyarihan. Sa pagdaan ng panahon, iba't ibang mga taong nananampalataya ang umaakyat sa sinasabing sagradong bundok para magdasal at magmuni-muni. Kinausap ko ang ilang mga miyembro ng isa sa pinakamatatandang pamilya na naninirahan sa paanan ng bundok Banahaw. Most of yung mga pumupunta dito, mga deboto, parang ganyan, ng mga ibang sekta. Pero yung sa panahon ngayon, ay di millennials na nga, no? Oo. Di ba, paano lumakas naman yung tourism natin, ano? Diba? Social media. Yung mga kabataan, parang hindi na ganun yung nagiging pakay nila. Kasi katulad dun sa Kalbaryo, pagka umakyat ka doon, yung mga matatandang mamumundok, makayapak, bawal, ayaw nilang mag-sombrero. Dahil may mga rason sila. Oo, may dalang bato. Kasi parang sa kanila penitensya, parang ganon. Ngayon, yung mga millennials, parang naka-contodo, naka-rubber shoes, naka-gear, mga ganun, pang-mountaineer. Dahil gusto lang nilang bisitahin, siguro. Yeah, gusto lang nilang mag-trek. May picture. So, picture. Okay din po sa inyo yun? Dahil, hindi pasok sa... Para sa akin, hindi pasok. Gawa ng... Ang mga taong naakit dun ay nadadasal, nagtitika nga, kung anong ginagawa, parang so, pipinitensya. Tapos pag-akit doon ay maingay, pictura. Ayun, maingay. Noong 2004, dahil sa pagdagsa ng mga turista at deboto sa bundok Banahaw, isinira ang ilang parte nito para malimitahan ang mga pumapasok na tao. Ilang beses na rin itong nagbukas at nagsarang muli para mabigyan ng pagkakataon na manumbalik ang natural na ganda ng bundok. Ang karamihan sa mga umaakyat ng bundok Banahaw ay yung mga nagdarasal at mga nagdedebosyon sa kanika nilang paniniwala. Ngayon po, ito po yung piedra mental. Kung translate natin ay altar na bato. Altar na bato. Altar na bato. Dito po kadalasang titirik yung mga deboto upang manalangin. Ngayon po, ito yung una nilang pinupuntahan upang maglinis ng kanilang katawan at ngayon din ng kanilang spiritual na katawan. Bukas din naman ang Banahaw para sa mga turistang gustong pumasok dito. Kailangan lamang na maging magalang sa mga nagdarasal at panatilihin ang kalinisan ng lugar. Sarap! Malamig! Sa may palengke ng Dolores, sa may simbahan, may local bakery. At bumili siya ng bagong lutong pudding. At hindi naman ako gutom, pero sinabi niya bagong luto, magandang texture. Sabi ko, hey, wouldn't pass on that. Hindi tayo ngayon sa Banahaw. Pwede naman pala kumain dito, just as long as you pick up your trash, take it with you. Kaya, spontaneous tong feature, food feature na to dahil it's actually pretty good. Parang warm apple pie. Crunchy on the outside, chewy in the inside. Galing. This might be our official Banahaw snack. May iba't ibang istasyon sa bundok kung saan nagdarasal ang mga deboto para sa iba't iba nilang kahilingan. Karamihan sa mga istasyon ay mga naglalakihang bato. Ang iba, mga kuweba na kailangan pasukin. Ito po ay balo ni Santong Jacob. Part pa rin po ito nung sinasabi nating cleansing. Yung mga mananampalataya pumupunta rito upang humingi pa rin ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at humingi ng linisin yung kanilang katawan at ang kanilang spiritual na pagkatao.
So, dito nag-o-offer pa rin sila ng... Ganun pa rin, sir. Kandila, panalangin. At mas na-intim na kasi naniniwala sila. Kita mo, sir, yung kuweba. Masikip. Maga, para kung ta-intim yung ano mo, malayo ka sa panganib. Ang kasya lang dyan sa loob, hanggang mga 7 tao. So, kailangan pa lumabas uli nila para may pumasok uli na. Kung isa naman, abuti siguro mga 10 minutes yun. So, yung 7, mahigit sang oras na yun. Okay, isipin mo, sir, daming tao naghihintay tayo. Pero, syempre, maghahantay sila dahil deboto sila. Isa lang yung balo na lulubluban nila. Lamig! Ito po yung ina ng awa. Ito po yung pinakang sentro ng mga pwesto. Sentro ng pananampalataya dito sa bundok mo na. Kahit dito ka na lang. Dito ka na lang. Bakit po? Dahil ito na yung sir, pinakang buod nung lahat ng ano mo. So kapag sabihin natin, nagmamadali ka at sabihin natin meron ka talagang kailangan importante yung puntahan. Sir. Gusto mong idiretso, ito de, diretso mo na. Dito po sa ina ng awa sila pumupunta. So mapansin niyo sir, ano na rin ang yung simbolo na puso. So yun, inaano ni bato, yun yung puso. Maraming nagsasabi na korte daw puso yung bato na nanginilangawa. Ito sir. Ah, ito, ito. Oh, ito. Okay, okay. Nakaano lang yan sir, nakahang. Buti hindi pa nahuhulog kapag may lindol. Pero isa sa pinakasikat na stopover sa bundok ay ang di umano'y naging tirahan ni Agripino Lontok, ang sinasabing unang taong nanirahan sa itaas ng bundok Banahaw na nakadiskubre raw ng kapangyarihang bumabalot dito. Ito po yung bahay ni Agripino Lontok. Lolo niyo? Opo. Dito siya, dito na siya tumira upang makapanalangin dito sa bundok Banahaw. Nagsilbi na rin po itong bahay ng katipunan noon. Yung naging refuge po ng katipunan ito pagka may mga naging parang stopover ba sir? And dito lang din tayo, di simulan natin ang ating cave raid dito sa Mount Banahaw. Kuya, okay, so ito. Sir Drew, dito kumakain yung mga ano, mga mananampalataya dito. At dito naman sila kumukuha ng inumin. Pero ngayon, hindi na talaga gumagana? Hindi na siya gumagana. Hindi na. Okay. Pero sobrang tagal niya, ano na siya ng ugat. Okay. Nahawakan na siya ng ugat. Yung tulagan po? Dito lang sila, sir, natutulog. Okay. Dito po. Yan ang kanilang mga... Ito? Oo, mahigaan siya. Tapos ito ay parang altar po nila. Ayun. Sa nagluluto, dito rin namamahinga yung iba. Ayun. Ay, talagang extension nga, ano? Tapos parang may water reservoir? Meron siya. Ayun. Hindi ko lang sila kung malakas ang tubig at kung may heater sila, pero mukhang wala.